And then, according naman dun sa director nila na si Brad Peyton, inspired daw yung Atlas na movie na to sa Castaway, Avatar, Aliens, old movies, and Titanfall. Pero by the looks of it, if napanood yung trailer, is more Titanfall rather than yung Castaway, Avatar, and Aliens na sinasabi. So basically, is hindi niya directly ina-admit na inspired siya dun sa Titanfall. Pero yeah, if you guys are interested, may trailer na siya. Then I think lalabas na yung movie soon sa Netflix nga lang siya. Di ba dumadami ang bad rap ni J-Lo ngayon? Oh. Poser? What do you mean? What do you mean? Lasa mo konti joke, di kita marating. Ay, nakaiba pala yan. Ayan. Paanong poser ngayon si J-Lo? What happened? Hindi. Bakit yun yung tinitingnan ko? Di ba dapat gaming tayo? Teka lang. Si J-Lo yung tinatanong nito. Oo nga eh. Wala. Wala tayong ano ngayon comments. Bakit kaya, ba't hindi kaya, hindi siguro nila nabili yung rights nung sa ano nang sa Titanfall kaya hindi nila ina-add. Parang kaya sinasabing inspired by ganito na lang. Hindi ko sure. Pero ang mahirap din kasi naman din, hindi naman para magkakasuan eh. Kasi kung titignan, nauna yung Pilipino dito eh. If alam niyo yung movie na Resiklo. Ay, yes. Oh. Parang ganun din yung design nung ano eh. Pero layo naman. Iba naman yun eh. 2007. Pero mukhang Titanfall din yun kung titig-isipin nyo, di ba? Oh, sa mga nakakalam po. Sure. Oh. Oh my God. Pero, oh, pinapabasa nito kay Tita na pa-fall daw. Ano ba yan? Bakit ako na naman tinitira dyan? Titan na fall. Titanfall, hindi titang pa-fall. Alala mo, Tokay. Yeah. Pero yun, nakaka-excite. Maganda. Kasi for me, sa mga recent na nilalabas nila na inspired by games, like kunyari yung Fallout, ang ganda. Yun na nga, parang sana tuloy-tuloy na na yung nangyayari na nagre-release sila ng inspired by sa mga games. Actually, based talaga sa game. Ayun, nakakatuwa. Like hopefully yun. Yeah. The Last of Us, hopefully ito. Based naman sa trailer, okay naman siya. So, nakaka-excite. Upcoming. Sa ano, madaming may ayaw. Kasi ayaw daw nila yung acting ni, ano, ni J-Lo. J-Lo? Nila, yung acting daw niya yung problema. Then, dun sa mga Titanfall fans, sabi nila, okay, at least meron tayo ng parang Titanfall-like na movie. Yung sasabi nila. Let's mixed reaction siya, in a sense. Tapos yung iba is, Netflix to guys. Don't expect too much. Parang ganyan to. Grabe. Take it with a grain of salt parate. Oh, kasi Netflix eh. Alam niyo naman Netflix. Ano eh. Well, hit or miss siya pag sa mga eh. Pero yun, most so of the far, time, miss eh. Yun yung nangyayari eh. Pero naka-improvement for me ah. Yun yung nakita ko. Sa mga recent nila, like yung mga anime inspired nila, like yung One Piece. So, yung mga live action na ganun. Ano naman eh. Kumbaga, nag-step depende, up naman sila. Pero depende. Yun yung ano nga. Depende talaga. Mm-mm. Like, hindi ko alam kung mas marami ba yung fails nila dun sa ano na, success nila. Yun na lang. Parang medyo ano na siya eh. Umangat na nga siya. Nagbabalance out na siya based sa mga current na nirelease nila. Nagbabalance out. Pati din daw yung Ready wallet. Player One, no? Oh, ganda yun. Okay, actually, mas gusto ko yung book, no? Ready Player One. So, salamat nga pala sa mga bago naming follower subscribers. Salamat kay X-Boom. Salamat kay RDK. Salamat kay mga recent follower na sila Budo Jess. Salamat din kay Super Duper May Pagana Sean. Ito yung last time. Kay Asher Place. Kay Young Bloodcast. Kay Prince Sec. And then sa mga nasa chat ulit, salamat kay RDK. X-Boom. Kay Sides. Kay Tokailicious. Kay Reconnecting PH. Sino ba? Torakat. Kay Nier. Kay Lampasupa. Kay Mikairis din. Mikairis. Yun. Then, pasensya na if may na-miss out ako. Thank you, thank you. Thank you, guys. Sa outro.